Kamusta po kayo mga taga-BBCC? At hindi ko po ngayon makakalimutan kasi last time nakakalimutan kong batiin yung mga kapatid natin sa Plaridel, yung GCGC, yung Grace Community Gospel Church of Plaridel. Buti hindi sila nagtampo. Kamusta po kayo dyan? Salamat din po sa pamunuan ng BBCC. At ako po ay ulit na na-invite. Masama po palang binibiro yung mga leaders ng BBCC. Sabi ko may part 2. Ayun, tinutuotuloy nila yung part 2. Kaya, ay ko, sige, ituloy na natin. Kaya last time, yung napag-usapan natin, yun din yung ating title. Ang pag-uusapan din natin ngayon ay ang kabalisahan at si Cristo. Part 2. At kung gusto niyo rin masundan yung first part, nasa Spotify siya. Ay, hindi, biro lang. Makikita niyo yan sa, yan, kakalat-kalat dyan sa page ng BBCC. Makikita niyo. Pero kung hindi niyo rin siya makikita doon, re-reviewin ko naman yung part 1 para makita natin yung kabuuan ng ating pag-aaralan. Sige, basahin po natin yung ating text. Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Ang sabi niya, "Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Sige po, manalangin po muna tayo. Aming Ama, maraming salamat po sa araw na ito at kami po inyong tinipon. Panginoon, ingatan niyo po kami. I-guide niyo po yung aming puso at isipan. At lahat ng aming pag-aaralan nawa ay aming matandaan at magamit sa araw-araw at ma-share sa iba. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, di po tayo alis dyan sa verse na yan, sa Philippians chapter 4, verses 6 to 7. Maganda, ipitan nyo, ano? Maganda, Bible din yung gamitin nyo. Kasi, pagka nanunood sa Zoom or sa live, nakaka-distract din yung pagka-cellphone. Baka may mag-message sa inyo bigla, ano? Maganda yung Bible, ipitan nyo kahit ano, makakaya, ipitan nyo ng biskwit. Baka nagugutom na kayo siguro sa mga oras na ito. Okay, yung konting review, yung context ng Philippians chapter 4, verse 6 to 7, nababalisa yung mga taga-Pilipos. Maaring nagpapabalisa sa kanila yung mga members na nagkakaroon ng pag-aaway-away ng disputes. Sila Sintike at Judea. Ganon din yung maaring pinagmumula ng kanilang kabalisahan, yung mga false teachers, nagbibigay ng mga maling doktrina at pinapasok sila. Maaring ang isa rin na nagpapabalisa sa kanila at nagpapawala ng kapayapaan sa kanilang pagsasama-sama ay yung kanilang nagpe-persecute sa kanila, yung persecution. Maaring nawawala ang kanilang kabuhayan, yung kanilang kalayaan, or pati ang kanilang buhay. Nagbubunga ito ngayon ng kabalisahan. Kaya sumulat si Pablo in verse 6 of our text, sabi niya, "Do not be anxious about anything." Huwag kayong mabalisa sa mga bagay na yan o sa lahat ng bagay. Dahil tulad nga ng pag-aaral natin noong nakaraan, sinabi niya, o dahil sa mga patotoo niya na si Cristo ay mas mahalaga kaysa sa anumang mga bagay. Sabi pa niya, sa halip, ano? "But in every situation, or in all circumstances, you pray." Kung kaysa mabalisa ka, kaysa ito ang maramdaman mo, ito ang mas maganda mong gawin. Ikaw ay manalangin. Manalangin ka. Magpuri ka sa Diyos. Yan yung sinasabi niya. Sabihin mo sa Kanya ang lahat ng iyong pangangailangan. Sabi niya, by prayer and supplication. Yung mga basic needs niyo. Para huwag kayong mabalisa, sabihin niyo sa Diyos. With thanksgiving. Nang may pasasalamat. Kasi magpapasalamat tayo dahil sa sobrang buti ng Diyos at sobrang tapat ng Diyos, ginagawa niya yung mga pinangako niya noon, gagawin niya rin yung mga gagawin niya ngayon,
at gagawin niyo yung mga sa mga hinaharap. Karapat dapat lang na magpasalamat sa Diyos, nasabi ni Pablo. Dahil ginagawa niya ang lahat ng kanyang plano. At tayong lahat ay hindi karapat dapat doon sa kabutihan ng Diyos. Kaya with thanksgiving, sobrang salamat sa Diyos. Okay now, same verse pa rin tayo. Let's continue. Verse 6, sabi, let your request. Let your request. Sa ibang salin, kung titingnan niyo po, pinag-isa lang, sa, especially sa, katulad sa Tagalog, pinag-isa lang yung supplication and request. Kung mapapansin niyo sa Tagalog na salin, sabi, hilingin niyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan. Pwede naman kasi yung word na supplication ay kasing kahulugan din naman ng request or ng petition. Pwedeng nag-overlap yon. Kaya tama lang din yung sa Tagalog. But some Bible commentators says that yung request na sinasabi dito ni Paul ay mas personal. Pero again, hindi naman yung request na personal na kagustuhan natin or yung luho or kalayawan sa mundo. Hindi po yun ang sinasabi ni Paul na request. Sinasabi ni Paul dito na request, sabihin nyo sa Diyos yung mga concern nyo na nagpapabalisa sa inyo. Doon sa sitwasyon nila, ang mga nagpapabalisa, again, yung pag-aaway, yung dispute, yung persecution, yung false doctrine or false teachers, yan yung dapat nyo i-address sa Diyos, sabihin nyo sa Diyos. Yan yung dapat nyo ilapit sa Kanya. Yan yung dapat nyo i-request sa Kanya. Dahil yun yung inyong problema at yun yung nagpapabalisa sa inyo, sabi niya sa mga taga Pilipos. Sobrang contradicting naman sa turo ni Pablo at ni Cristo kung ang ibig sabihin ng request ay hilingin mo lahat ng bagay ng iyong kagustuhan sa mundong ito tulad ng luho, sexing asawa, or sports car. Parang hindi naman, hindi yun yung request na sinasabi ni Paul dito na humihingi ka ng downline sa isang illegal na networking. Hindi yun yung request na sinasabi dito ni Pablo. Kung titingnan nyo yung world behind the text or yung kalalagayan nung sumulat na ito, yung kalalagayan ni Pablo nung sinusulat niya ang letter na ito, eh siya ay nakakulong. At maaari na nga siyang bitayin sa mga darating na araw. Alangan naman na sinasabi ni Pablo niya siya ay nakakulong, maaari nang bitayin bukas, eh sige, i-request nyo mga taga-Pilipos, mag-request kayo sa Diyos ng mga bagay na makalupa, mga bagay, mga luho ng mundong ito. Sobrang hindi naman pasok sa karakteristik ni Pablo yung gano'n. Maaari before siya maging Kristiyano, gano'n yung kanyang pag-iisip, pero nung habang sinusulat niya ito, eh siya ay Kristiyano na. Alangan naman habang i-encourage niya ang isang church na narumaranas ng persecution, maaari na silang mamatay, ang sasabihin ni Paul, sige mag-request kayo ng alak, ng mamahaling pabango, ng pilak, or ng ginto, or ng magic carpet. Hindi yun ang sinasabing request dito ni Pablo. Wala akong nakikitang ganon na sinasabi na pag sinabi sa Biblia or mga word na request, ang sasabihin mo ay mga bagay na gusto mo sa mundong ito. Zero, none, kahit ikot-igutin mo yung Biblia, wala kang makita na yun yung request na dapat mong sabihin sa Diyos. Zero to none, kung titignan mo sa Biblia. Kung oobserbahan mo din ang mga personal requests ni Paul sa kanyang mga sulat, most of the time, ito ay selfless, unselfish, and kingdom-centric. Meron akong mga nabasa, isa siguro, yung nagre-request siya sa pang-sarili niya, itanggalin daw yung thorn sa flesh niya. Dahil nahihirapan siya sa nararanasan niya. Yun lang, ilan lang yun sa nakikita ko. Pero most of the time, lagi ang request ni Paul ay kingdom-centric, unselfish, at hindi para pang-sarili lamang. Kingdom-centric prayer meaning or kingdom-centric request or petition, ang ibig sabihin nito ay panalangin na nakasentro sa Diyos. Yan yung karaniwang request ni Paul. Pag sinabing kingdom-centric request, ang iyong panalangin, ang iyong request ay nakasentro sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos.
Ang kingdom-centric request ay panalangin ng nagpagtitiwala sa Diyos. Kingdom-centric request ay nakasentro sa ikakalaganap ng salita ng Diyos. Pag sinabi mong kingdom-centric request, yung panalangin ng ang laman ng iyong panalangin ay panalangin ng paglagong espiritual ng mga Kristiyano. Spiritual restoration, spiritual revival, yan yung laman ng isang kingdom-centric request. Renewal of minds, pinapanalangin mo mabago sana ang isip ng mga tao at makasentro na ang kanilang pag-iisip kay Kristo. Kingdom-centric request is you're asking for gospel awakening para ay lumaganap at makilala at mamulat ang tao sa mabuting balita ng Diyos. Pag sinabi mong kingdom-centric request, you're asking for unity. You're asking for peace. Yan yung madalas na nilalaman ng mga request at petition ni Paul. Kung titingnan niyo yung mga request or petition niya sa kanyang mga sulat, tulad ng sinabi niya dito sa Efeso, sabi niya sa mga taga-Efeso, naway liwanagan ng Diyos ang inyong pag-iisip. See? Ganon. Sinasabi niya rin sa Romans chapter, madami pa eh, pero magbabanggit lang ako ng iilan. Sabi niya sa Romans chapter 15, ang mga nagkakaloob sawa sa inyo, ibigyan kayo ng kagalakan, ng kapayapaan, upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Sabi niya rin sa Romans 15, loobin nawa ng Diyos na mamuhay kayo ng may pagkakaisa. Sabi niya rin sa Efeso chapter 3:16, hinihiling ko ayon sa kanyang kadakilaan at kayamanan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual. Yun yung mga request niya eh. Same din, Ephesians chapter 3:17. Naway manahan nawa si Kristo sa inyo. Dun sa book natin, Philippians chapter 1 verse 9. That your love may be abound more and more. Sumagana nawa ang pag-iibigan niyo sa isa't isa. Lumaganap nawa ang pag-iibig. Ano, laging yun ang laman ng prayer ni Paul. Love, purity, righteousness. Ito ang dalangin ko, ito ang dalangin ko sa inyo. Sana ito ang mangyari sa inyo. Lumago pa kayo, magmahalan kayo. Ito ang request ko para sa inyo, makilala nyo si Kristo. Yan yung karaniwan or yung petition or laman ng request na sinasabi ni Paul. Again, it is most of the time. No? Most of the time, hindi naman siguro perfect. Again, meron kang nakikitang request ni Paul na pang sarili niya. Pero halos lahat ng sinasabi niya, kingdom-centric, selfless, and unselfish request. Yan yung word na request na sinasabi niya dito. Imposible na ang request na sinasabi ni Paul sa verse natin na ito ay request ng kalayawan ng mundo. Kasi kung babasahin mo or i-interpret mo yung word na request at ang basihan mo doon sa word na request ay yung lifestyle ni Paul, yung kanyang halimbawa, yung kanyang letters, yung kanyang journey, yung kanyang mindset. Kung i-interpret mo yung word na request, ang pagbabatayan mo yung kanyang current situation nung sinusulat ito. Kung i-interpret mo yung word na request, ang pagbabatayan mo yung buong book of Philippians, yung tema ng Philippians, yung konteksto ng Philippos. Kung ang pagbabatayan mo ng word na request in sitwasyon ng mga taga-Pilipos ng panahon na yon, lalabas na malinaw na sinasabi ni Paul, hindi yung request dito ay hindi paghingi ng kalayawan, ng luho, ng yaman sa mundong ito. Pag sinasabi niyang request, hindi niya sinasabi, you ask for prosperity, for fortune, and for fame. Never niya sinasabi yan. Hindi yan yung ibig niyang sabihin sa word na request dito. Alam niyo po kasi, kaya ako nililinaw yung verse na ito. Sobrang popular nung teksto natin sa panahon ngayon, ano? Lalo na sa panahon ng pandemic at naka-online lahat ng tao.
And then nandun sila lahat sa phone nila, sa internet. And then sobrang lakas ng presensya ng mga prosperity gospel, ng mga feel-good fellowship, ng mga paramihan fellowship. Paid ads pa, sponsored, marami nakakita. At ang nakakalungkot pa, may makikita kang mga kapatid mong Kristiyano na naka-like, naka-follow, and naka-amen dun sa sinasabi na gamit-gamit yung text na ito. Madalas sinasabi ng mga prosperity gospel, gagamitin yung verse na ito, sasabihin, nababalisa ka ba? Hingin mo sa Diyos ang lahat ng iyong pangangailangan at ibibigay niyang lahat iyan. Sabay merong kasunod na verse na, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Yan daw yung gusto ng Diyos sa buhay ng mga tao eh. Magkaroon ng prosperous life, abundant provision, magkaroon ng wealth, ng good health. Hindi daw plano ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng paghihirap sa mundong ito. Ang plano daw ng Diyos sa iyo ay sumagana ka at guminhawa ka. Napakasarap pakinggan. Pero that's fake. Yun ay kasinungalingan lamang. Yun ay out of context, unbiblical, and anti-gospel. Paano mo sasabihin na ang plano ng Diyos sa iyo ay hindi ka mapahamak? Yung sumulat ng ating teksto na kanilang ginagamit ay napugutan ng ulo. Sabi ng mga historian, dapat ipapako daw dahil Romano si Pablo. Eh parang nasa batas yata nila na yun. Eh sige, pugutan na lang yan. Anong no harm? Napugutan nga ng ulo si Pablo dahil sa pagsusulat nito eh. Or sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Ang Kristyanismo ay hindi nabuo para tuparin ng Diyos ang lahat ng iyong requests. Kung titignan nyo rin yung same book, Philippians chapter 1, 23, same book, sinabi doon ni Pablo, ang gusto ko na nga ay mamatay at iwan yung mundong ito. At mas mainam pang makakasama ko na nga si Kristo. Yung nagsulat ng book, sinasabi niya, mas gusto ko nang mawala sa mundong ito at makasama si Kristo. Pero yung mga prosperity gospel, yung mga paramihan fellowship, ginagamit yung text na ito para mag-request ka, para makuha mo ang ino-offer ng mundong ito. Baliktad na baliktad. Si Pablo, iiwan na nga niya yung mundo na ito eh. At gusto na niyang makasama si Kristo. Sobrang mali at sobrang nanliligaw ng mga tao. Yung mga preacher na ito, ginagamit yung text sa Philippians chapter 4 verses 6 to 7. Ang Philippians chapter 4 verses 6 to 7 ay hindi isang magic spell or secret code para sundin ng Diyos ang lahat ng iyong gusto sa buhay. Again, ang sinasabi dito ni Paul na request ay kingdom-centric, gospel-centered, selfless, unselfish, unworldly request. Yan yung sinasabi niya doon eh. Hindi niya sinasabi na worldly request ang kuhanin niyo. Yung materialistic request ang hingin niyo sa Diyos. Hindi niya sinasabing self-centered, selfish, and biblical request ang hingin niyo sa Diyos. Hindi yun. Malinaw na sinasabi at sa mga example ni Paul, pati doon sa kanyang mga ibang sulat. Huwag kayong magpapaloko doon sa mga nagsasalita ng puro kaginhawahan daw ang plano ng Diyos sa isang tao at hilingin mo lahat ng ikagiginhawa mo sa mundong ito. Hindi ho totoo yun. I-unfollow nyo na yan at huwag nyo nang panuurin. Okay, let's continue. Verse 6. Let your request, gospel-centered, kingdom-centric request be made known to whom? Kanino daw? To? Sabi sa verse natin, to God. Sabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos, sabihin ninyo sa Diyos, hingin ninyo sa Diyos. Sa Diyos sasabihin, hindi kung kani-kanino. Hindi sa tao. Sasabihin sa Diyos. Lalo na yung mga Pilipino, mahilig na mahilig. Oh, pagka meron kang gustong matupad, doon ka mag-pray. Pag meron kang ganitong request, doon ka magpunta. Pag ganito yung gusto mong mangyari at magkaroon sa'yo, dito ka pumunta. Dito mo sabihin, sa kanya mo sabihin, sa kanya mo ipag-pray.
Pero ang linaw na sinasabi ni Paul na yung mga request, yung inyong pagkabalisa, sabihin nyo sa Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. Sa Diyos nyo sabihin dahil ang Diyos ay kaya niyang gawin ang higit pa sa lahat ng kaya nating isipin. Sa Diyos nyo sabihin ang lahat-lahat ng bagay na iyong ilalapit sa Kanya at hindi sa tao. Kayang gawin ng Diyos lahat ng bagay na naaayon sa Kanyang kalooban at katangian. Kayang-kayang ayusin ng Diyos yung dispute ni Sintike at ni Judea. Kayang-kayang palambutin ng Diyos yung puso ng dalawang ito para mawala na yung pagkabalisa ng mga taga-Pilipos. Ilapit ninyo sa Diyos. Kayang-kayang ayusin ng Diyos yung mga false teacher na pumapasok sa kanila. Kayang-kayang ibigay ng Diyos yung kanilang basic needs, yung pagkain, yung tubig, yung kanilang pang-araw-araw na kailangan. Kayang-kaya ng Diyos na pagtibayin yung kanilang pananampalataya para habang sila ay nape-persecute, sila ay magpapatuloy. Kayang-kayang pawiin ng Diyos ang lahat ng pagkabalisa ng mga taga-Pilipos. Because He is a omnipotent God, omni means all, potent means powerful. God is able and powerful to do anything to do anything He wills without any effort on His part. He is often called Almighty, describing Him as the one who possesses all power and authority. Sabihin ninyo sa Diyos, dahil siya yung makapangyarihan sa lahat at may kayang gawin ang lahat ng bagay na iyan. Kung ikaw ay nababalisa, nagkakaroon ka ng duda sa iyong pananampalataya, sabihin mo sa Diyos. Kung ikaw ay nababalisa dahil sa iyong addiksyon, sa alak, sa sugal, sa pornografiya, sabihin mo sa Diyos. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Matutulungan ka niya. Maayos ninyo yan. Kung ikaw ay nababalisa dahil yung mga mahal mo sa buhay ay hindi pa sumusunod kay Kristo at maaaring malamang kung magka-COVID sa mga darating na araw, sila ay pumanaw, hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesukristo, sabihin mo sa Diyos yan. Kung nababalisa ka dahil sa mga kasalanan mo nagawa dati, sabihin mo sa Diyos. Kung ikaw ay mayroon pang pag-ibig sa salapi at sa mundong ito, sabihin mo sa Diyos. Yung mga bagay na iyan, siya ay makapangyarihan. Kayang-kaya niyang alisin, ayusin yung mga bagay na ito sa buhay mo. Let your request be made known to God. Kayang alisin ng Diyos ang lahat ng kabalisahan ng tao na naaayon sa kanyang kalooban. Kasi siya ay powerful, He's almighty and omnipotent God. Let's continue. Verse 6, sabi, let your request be made known to God. Then, verse 7, sabi, and, at. Magkaruktong na magkaruktong yung 6 and 7, at. Sabi ng mga Bible commentators, pagkatapos mag-pray, tapos ng mga requests, application, and thanksgiving, sabihin mo sa Diyos, at as a result, ay yung verse 7, and the peace of God. Pwede naman iyon. Pero sa aking palagay, maaari din naman ito. Maaring nga sinasabi ni Paul, hindi lang basta end. Maaring end also, or at saka, or at ang. Parang sinasabi niya sa mga taga-Pilipos, huwag kayong mabalisa sa mga anumang bagay. Ipanalangin mo sa Diyos, ipanalangin mo yan, your request, yung mga petition mo sa Diyos, sabihin mo yan, at ang, ano? And also, at ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos ay kaya niyang i-address, may kaya siyang gawin doon sa iyong mga kabalisahan. Hindi lang, sa tingin ko, hindi lang as a result. Hindi lang siguro as a result nung masigasig mong panalangin, magiging automatic na or magkakaroon ka na ng resulta ng kapayapaan. Maybe yun yung path. Pag ikaw ay nanalangin sa Diyos, nilapit mo sa Diyos, papapunta ka doon sa kapayapaan na sinasabi na nanggagaling sa Diyos para maayos ang iyong mga kabalisahan. Again, parang you pray
at may kayang gawin yung kapayapaan ng Diyos sa iyong buhay para mawala ang iyong mga kabalisahan. Siguro sa maraming kayang gawin yung kapayapaan ng Diyos eh. At sobrang haba nun, parang I need part 3 para ma-discuss yung kung ano yung kayang gawin ng peace of God. Pero for now, para magkaroon tayo ng idea kung ano yung peace of God, hanggang dito muna yung i-discuss ko, and the peace of God. Napakalawak nito. At kailangan ko din ng mahabang oras para ma-discuss yung the peace of God. Pero papaliwanag natin sa simpleng bagay na lang or paraan para magkaroon tayo ng idea kahit papaano kung ano ang ibig sabihin ng peace of God. Sa simpleng paliwanag, sabi dito, the peace, peace. Madalas iyan mai-encounter mo sa Biblia. Halos sa nakakalat yung idea ng peace. At ang mga basic na meaning ng peace ay, of course, payapa. Pag sinabing peace, wala nang away. Pag sinabing peace, wala nang sigalot. Wala nang tampuhan. Pag sinabing peace, wala nang galit or inis. Pag sinabing peace, kalmado na. Excuse me. Pag sinabing peace, panatag na. Pag sinabing peace, yung word ng kapayapaan, ibig sabihin, merong harmonious relationship yung mga Kristiyano, yung pagsasama-sama. Meron ng pagkakasunduan. No more tension, no more conflicts. Pag sinabing peace, ito ay panloob at panglabas. Kapayapaan na nasa loob ng isang tao. Ang tema ng kapayapaan, napaka-importante sa Biblia. At nakakalat sa buong Biblia, no more war, no more wrath. Yan ang ibig sabihin ng peace. Yan yung mga simpleng mga ibig sabihin na nakakalat sa Biblia na ibig sabihin ng word na peace. Okay, let's continue. Peace of God. Of God. Napaka-importante ng of. Ibig sabihin ng of, nagmula sa Diyos. Of God. Inisip ng Diyos. Of God. Of. Gusto ng Diyos. Ginawa ng Diyos. Ano? He is the author, the creator, nung yung bagay na iyon, yung kapayapaan na ito. Ito ay of God, bigay ng Diyos, regalo ng Diyos, libre. Of God, galing sa Diyos, hindi galing sa tao. Hindi kayang ulitin ng tao or i-duplicate. Of God. Siya lang ang makakagawa at siya lang ang makapagbibigay. Sabi nga nila, no, yung peace of God daw ay parang sabi nila, parang yung anxiety is the absence of inner peace. Tama. Yung peace of God eh. Kasi ang peace of God na sabi ng marami, eh ito ay hindi nakikita or hindi nahahawakan, pero na-experience, pero nararanasan, pero nararamdaman. No? Anxiety is the absence of inner peace. Nararamdaman yung kapayapaan. Pero siyempre, bago mo makamtan yung peace of God, kailangan mo muna ng you need to have peace with God. Of course. Kailangan payapa muna yung relasyon mo sa Diyos. Alam nga naman na gustong-gusto mong maramdaman yung kapayapaan na nanggagaling sa Diyos, pero galit na galit ang Diyos sa iyong mga kasalanan. Kailangan ayos muna ang inyong relasyon. Kung gusto mong mawala ang iyong mga kabalisahan, eh hindi pa kayo ayos ng Diyos, mukhang imposible mong makuha ito. At makukuha mo lamang itong payapang relasyon sa Diyos
sa pamamagitan ni Cristo. Wala nang iba. Dahil sa pamamagitan ni Cristo, mayroong kapatawaran ng kasalanan. Dahil kay Cristo, mapapawi ang galit ng Diyos. Sa pamamagitan ni Cristo, didinggin na ng Diyos yung inyong mga petisyon, ang inyong mga request, ang inyong mga panalangin para ma-ease, para mawala yung mga anxieties ng isang tao. Dahil lang kay Cristo, kaya nagkakaroon ng kapayapaan yung Diyos at yung tao. Dahil lang kay Cristo, kaya mo maaring maramdaman ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos, yung peace of God. Alam niyo po, lahat ng tao gusto ng inner peace. Gusto ng peace of God. Yung a life free of anxieties. Gusto ng tao lahat yan eh. Yung mapayapang pag-iisip, mapayapang puso. Pero gusto ng peace of God, pero ayaw naman bitiwan yung mga bagay na magpapabalisa sa kanya. Ang gusto ng tao ay ang mundong ito at ang sistema ng mundong ito. Imposible mong maranasan ang kapayapaan ng Diyos kung mahal na mahal mo ang mundong ito kaysa kay Kristo. Pipili ka lang, kapayapaan ni Kristo o ang kamunduhan o ang kalayawan sa sanlibutang ito. Si Pablo ay bibitay na at nakakulong, pero payapang-payapang nag-encourage pa sa mga taga Pilipos. Paano nangyari yon? Kasi kay Pablo, inaari niyang walang kabuluhan ang lahat ng bagay kung ikukumpara sa pagkakakilala niya kay Kristo lahat. Wala nang kabuluhan. Bakit payapa si Paul? Dahil sabi ni Paul, itinuturing kong walang halaga ang lahat ng bagay kung para makamtan ko lang si Kristo. Payapang payapa si Pablo. Kasi ang gusto niya lang, wala nang iba kundi si Kristo lang eh. Hindi na niya mahal ang pera, hindi na niya mahal ang pagiging Romano, hindi na niya mahal yung pagiging mahusay niya sa matandang tipan. Hindi niya pinapahalagahan ang kanyang buhay, ang mahalaga sa kanya ay si Kristo at ang mahal niya ay si Kristo, ang gusto niya ay makasama lang si Kristo. Sabi ni Pablo sa mga taga-Colossas, "Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature, sexual immorality, impurity, lust, evil desires, and greed, which is idolatry," sa NIV do sa last part, "or worshiping the things of this world." Sabi ni Paul, patayin ninyo lahat yung mga bagay na iyan. Yung mga ina-idolize nyo, yung mga mahal nyo, mga bagay na iyan, tanggalin ninyo iyan. Kung gusto mong maranasan yung pag-ibig o yung kapayapaan ng Diyos, pero nandyan pa lahat yan, parang imposible yata. Kung mahal na mahal mo yung pera, yung sex, yung bisyo, at yung estado mo sa buhay, sigurado hindi mo mararanasan ang kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Kaya payapa si Pablo kasi tinanggal na niya lahat ng bagay na ito, yung kanyang luho, yung yaman, yung bisyo. Dininay na niya yung kanyang sariling pleasure sa luxuries ng mundong ito, makuha niya kapalit naman si Kristo. Panatag na si Pablo dahil sa lahat ng bagay na yun inalis na niya. Meron ng kapayapaan si Pablo dahil kay Kristo. Kaya wala ng kabalisahan. Dahil sa pakipag-isa niya kay Kristo, wala na ang dati niyang buhay. Wala na yun lahat na yun. Yung kasarapan ng ino-offer ng mundong ito. Binitawan na lahat ni Pablo. Wala nang halaga ang lahat ng bagay ni ito. Si Kristo lang ang mahalaga sa kanya. Ang tanging pangarap niya ay makita at makasama si Kristo ng harapan habang buhay. Dahil alam ni Pablo na si Kristo o ang pakipag-isa lang kay Kristo magkakaroon
ng kapayapaan at mararanasan ang kapayapaang nagmumula sa Diyos. Tama po si Pablo. Paano ka nga naman mababalisa kung si Cristo lang ang mahalaga at ang meron ka? Sasabihin kasi ng mundo, mabalisa ka. Mawawala na ang iyong negosyo at ang iyong pera. Ha? Bakit? Ba't ako mababalisa? Wala na lahat yun eh. Si Cristo na lang ang natitira sa akin. Mawawala yan. Mawawala lahat yan. Wala na talaga. Si Cristo. Si Cristo na lang ang natitira sa akin. Sasabihin ng mundo, mabalisa ka, mamamatay ka kasi may cancer ka, may sakit ka, mabalisa ka, may COVID ka. Kung ikaw ay Kristiyano at nagmamahal kay Cristo, kung ikaw ay mamamatay, makikita mo na siya ng harapan. Ano yung nakakabalisa doon? Na oras na ikaw ay mawala na sa mundong ito dahil si Cristo lang ang gusto mo at meron ka. At finally, makikita mo na siya dahil sa iyong kamatayan. Pero sinasabi ng mundo, pinapanakot nila, mamamatay ka. Pero kung ikaw ay Kristiyano at si Cristo lang ang meron ka at ang mahalaga sa iyo, aba, ang saya nun, makikita mo na ang Panginoong Isokristo na matagal-matagal mo nang inaasam at mararamdaman mo na yung kapayapaan na ino-offer nila. Sasabihin sa inyo ng mundo, mabalisa ka na, matanda ka na, di ka pa nag-aasawa, wala kang anak. Anong nakakabalisa doon? Well, hindi naman masamang mag-asawa at mag-anak. Pero, para sabihin mo mabalisa ka dahil hindi ka magkakaroon ng pamilya, kung si Cristo lang ang meron ka at si Cristo lang ang mahalaga at ang gusto mo sa buhay, hindi nakakabalisa kung hindi ka makakapag-asawa dahil si Cristo lang ang meron ka. Si Cristo lang ang hawak mo. Si Cristo lang ang gusto mo. Hindi lahat ng mga bagay na ito. At kung mawala man yung lahat ng bagay na iyan, again, dahil si Cristo lang ang gusto mo, si Cristo lang yung hawak mo, okay lang. Hindi ka mababalisa dahil maiiwan pa sa iyo yung pinakamahalaga, si Cristo. Parang yung lyrics ng kanta na paboritong-paborito ko. Lagi akong naluluha or pag naririnig yung kantang ito, paboritong-paborito ko. Sabi ng lyrics, "In the morning, when I rise, give me Jesus. When I'm alone, give me Jesus. When I come to die, give me Jesus. You can have all this world. You can have all this world. Just give me Jesus." Kuhanin niyo na ang lahat. Basta ang itira nyo lang at ang ibigay nyo sa akin ay ang Panginoong Hesukristo. Napakaganda ng lyrics. Talaga naman, mapapayapa ka. Ano? Dahil kay Kristo nagbibigay ng kapayapaan. Mga kapatid, mawawala ang kabalisahan ng isang tao, ng isang mananampalataya, dahil kay Kristo na siyang dahilan at pinagmumulan ng kapayapaan. Manalangin po tayo. Aming Ama, mahirap i-let go yung mga bagay na ito na nasanay kami na importante sa amin at mahal namin. Pero Panginoon, ipaalala niyo po sa amin araw-araw na ang Panginoong Hesukristo ay higit sa lahat ng bagay na ito. At ang Panginoong Hesukristo lang ang makapagbibigay ng kapayapaan sa lahat ng tao. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.